ang bida ng mga kontrabida, ang ating multi-service application tool. Hello guys! Welcome back to my channel, Mechanico in the House. And for today's video guys, ay i-unbox natin itong ating Foxwell MT650 Elite Multi-Application Service Tool. So ito po isang scanner na gagamitin natin sa ating mga kotse. Ay binili ni Mechanico sa Amazon 3 weeks ago, kung aking natatandaan, sa halagang mahigit $200 po. At binili ko po ito para gamitin sa aking kotse kasi po meron po akong problema sa aking kotse. Yung aking pong airbag warning light ay hindi po siya nawawala sa aking dashboard. So, sa madaling salita po, bumili ako ng scanner para ma-check ko po kung ano talaga ang problema ng aking airbag system. So, mas maganda na po yung sigurado tayo kesa magpagawa tayo ng mahal. Tapos ang gagawin lang pala ay simpleng-simple lang. So for today's video, i-unbox ko po to at papakita ko po sa inyo kung ano meron sa loob. At sisimulan na po natin. Ito po ay Foxwell guys. At ito bang kanyang case. Napakaganda ng case niya. Ayan. So disclaimer po, ito pong video na ito ay hindi sponsor ni Foxwell. So, ginawa ko lang po ito para ipakita sa inyo yung aking new scanner. At sana mapakinabangan natin na matagal. So, let's start! So, NT650 Elite. NT650 Elite Multi-Application Service Tool is a cost-effective total solution for the most frequently performed services and maintenance of your workshop. It solves 90% of the services you tackle with every day. So napakaganda nitong ano na to, scanner na to. Hula ko lang. So itong ano niya, itong features and benefits niya, guys. Ayan, tingnan niyo. Yan, screenshot natin tas basahin niyo. Ayan, kasi masyado mahaba. Pakita natin sa dulo ulit mamaya. And then napakaganda guys, casing pa lang panalo na, no? I like the casing for this tool. It's very handy and I think it's way around 1.5 kilo or less. This is our lock for this case. Para tayo magbubukas ng pera, no? And then, ready na kayo guys. 1, 2, 3. Ay, mali. 1, 2, 3. Charan! So, itong laman natin sa loob. Ganda niya, no? Very handy. Baka pagdala ko to, isipin nila, pera laman ito. Hold up kasi nila nito. So, first, nandito pong ating mga papel. Listahan ng pautang. Ayan, dito pong ating user's guide. Hindi po mawala ang ating user's guide. And then, ang ating warranty card, nandito rin po. At meron din po sila ritong leaflet. Kasi dito sa leaflet na to, you can see all of their product. So, napakaganda. No? Ito maganda to guys, touchscreen. Medyo may kamahalan lang. It's a bit expensive than this 650. And meron tayong quick start guide. And then ano pa meron natin dito? At nandito po ang ating diagnostic cable. So ito po ang ating diagnostic cable. Ikakabit po natin to sa ating tool, sa ating scanner. Ito pong itong end na to, itakabit po natin sa ating scanner. Tapos ito po ay sa ating kotse, sa ating pong sasakyan. Ito po kakabit natin sa ating
data link connector sa ating kotse. Yan. So yung location po ng ating DLC sa ating mga sasakyan ay nasa baba po ng ating dashboard. Left side po sa may fuse box. Yan, makikita niyo po diyan sa ating screen kung saan ang location. At ito ay I believe ito ay around 1.5 meter ang ating cable. Ayan. So tantsahan lang po 'yan. Madali naman makita kung ganong kahaba 'to. Ayan. And then what we have here ay meron po tayong diagnostic cable, meron din tayong USB cable, guys. May kasama siyang USB cable. So itong dalawang cable na 'to, guys, ito yung two ways to power our scanner, our tool. So pwede po natin siyang i-connect sa ating PC or laptop para makita natin yung mga nakasave nating files at para ma-print natin siya. So pwede po tayo mag-print ng ating mga nakasave na mga code natin dito, mga fault codes. Tapos ito naman po ay yung gagamitin natin from our scanner. We will connect it to our data link connector to our car. So ito na po ang ating mga cable. And then meron po tayong pasunod dito, guys. Meron siyang extra dito na ano to, hulaan niyo ko ano to. Siguro ano to, siguro lighter to. Ganun. Pagbukas mo ganun, may apoy. Ayan, USB drive. Then tapos na tayo dito sa ating mga kable. Ito po ang ating USB cable. Ito ang ating USB plus drive at ang ating diagnostic cable. Ayan. And then ang ating pong susunod na ipapakita sa inyo ang pinaka-importante sa lahat. Ang bida ng mga kontrabida. Ang ating multi-service application tool. Rated input 8 to 18 volts DC, operating temperature 0 degrees to 60 degrees Celsius. Storage temperature -20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. So pwede siya sa Saudi. Eventually. Kasi maximum po nating temperature dito alam ko 55 lang. So hindi siya malulusaw dito sa Saudi. At napakaganda niya, guys. Napakagaan niya. Excited na ba kayo makita harap nito, guys? Kung excited na kayo makita ang harap ng ating scanner press 5. Ayan. Ayan. Wala akong nakikita nagpe-press 5. O, pagka-press 5 nyo, guys, press nyo na yung yung exit. Budol si mekaniko. So, 1, 2, 3. Ito po ang ating Foxwell NT650 Elite. Napakahaba ng pangalan, no? So alam ko, guys, itong Foxwell ay isang magandang brand din ng mga scanner sa kotse. At wala pong nag-ano sa akin ito, wala nag-suggest sa akin ito. Ako lang talaga yung sariling sikap ko lang po naghahanap ng tool na magagamit sa kotse ko. So ito po yung napili ni mekaniko kasi medyo mura siya. Around $200 mahigit lang po. At ito na po ang ating scanner. Foxwell scanner, para mas madali po nating banggitin, Foxwell scanner na lang po. At ito po ang ating mga keys. Ito ang ating mga function keys or ating mga shortcut keys, F1, F2, F3. Dito ang ating back key, enter key, back key, parang parang back key. Back key naman, i-subscribe nyo na yung channel ni mekaniko. Enter key, ito ang ating direction keys, guys, kasi po ito ay hindi touch screen. So ito po, I believe ang ating screen ay around 4 point something inches, okay? Ganun, 4 point something, 4.2 or 4.3 to be exact. And then meron po tayo ditong help keys kapag nawawala po tayo sa ating ginagawa, pwede tayo mag-help. Makikita po natin dito ang ating help personnel. Hindi, guys, help keys, bibigyan ka lang niya ng mga idea kung anong dapat mong gawin.
Halimbawa, naligaw ka rito sa pagkakalikot nito. At tulad po nasabi ko guys, at kung di ko pa nasabi, first time ko po gagamit ng ating scanner tool, ng ating multi-application service tool. So, hopefully, magiging successful ang ating paggamit nito sa aking kotse. And meron po tayo ditong power keys. Ayan, ito po ang ating power keys. At makikita po natin dito sa gilid, wala po tayo makikita dyan. Makikita po natin sa gilid ay wala. Makikita natin dito sa taas. Nandito po ang ating pagsasaksakan ng ating diagnostic cable. Dito po yung ano, yung pinakita ko sa inyo kanina. I believe are 16 to 2, 4, 6, 7. 16 pins here. Tapos the other end sa kotse, ang ating data link connector. Sa ating dashboard, left side, fuse box. Okay? Fuse box. And then, ito po yung ating USB drive. USB cable. Para po sa ating PC. Pwede po tayo mag-print ng ating mga fault codes sa ating laptop or PC. Dito po natin sasaksak yung ating USB cable. And then, meron po tayo sa gilid natin, meron tayong lalagyan ng barya. Ito. Yung mga kikitain natin, pag nag-reset tayo ng mga codes, dito natin lalagay. Ayan. Ito po ay memory card. I believe ito ay micro SD. Ayan. Alam niyo may tsura ng memory card. Ayan. Kitang-kita niyo naman po. Micro SD. Para po dyan natin isi-save. Dyan po nakasave actually yung mga codes na isi-save natin or yung mga fault codes na makikita natin sa ating scanner. So, sa baba po, wala po tayong makikita rito sa baba. Sa likod, meron tayong ating details ng ating scanner. So, ito po ay made in China. Oh my God! Ayan. Pero kayo mag-alala guys, bago ito dumating, dinisinfect ko muna to. Wow! So, sigurado walang ano to, walang dalang sakit to. Napakaganya guys. Tatantsahin ko kung gano'ng kabigat ha. I think, mga 500 or 600 grams to. Ito ang ating scanner tool. So, napakaganda. All in all, feeling ko magiging ano to. Feeling ko sulit yung pagkabili ko nito. $200 po sa Amazon. So, after po natin itong i-unbox, susunod ko pong i-upload yung ating resulta ng paggamit nito. Ayan. So, wala po siyang power. Kailangan po natin siyang isaksak sa kotse or sa computer para makita nyo ang ating display. Okay. So, ayan. Makita nyo po sa screen kung ano yung itsura niya pag may power siya. At yan, babalik na natin guys. Napakagandang tools. At binasa ko itong ating quick start guide kanina. Napakadali lang niyang gamitin. So hopefully, magiging ano tayo. Magiging isang magaling na scanner. Ito guys, pinakita niya rito. Papakita ko sa inyo. Tulad na sabi ko kanina, kung saan natin lalagay ang ating diagnostic cable. Ito yung ating scanner. Ito yung ating diagnostic cable. Papunta dun sa ating dashboard. Sa baba natin ng ating dashboard, sa left side. Ayan po, sa left side, makikita nyo po dyan yung fuse box, yung cover, tanggalin nyo. Makikita nyo doon ang ating port. Ayan, sabi nyo dyan, no? Locate the data link connector under the dash on the driver's side of the vehicle. Connect the diagnostic cable to the scanner and plug it into the vehicle DLC. So, switch the ignition key to the on position. Go to the main menu to choose diagnostic software to start test. Napaka-simple lang, guys.
Ganda nitong quick start guide na to. Simpleng-simple lang. So, hindi kayo maliligaw at alam na alam nyo kung paano gagawin, paano gagamitin. So, ayan guys. Salamat sa inyong pagnunod ng ating unboxing. So, uncasing pala, no? Uncasing kasi hindi naman to box. Pero kung sa tingin nyo box to, the unboxing. Hindi, wow. So, ito po guys, ang ating Foxwell NT650. Thank you so much for watching our video for today. And I hope I will see all of you on our next video na gagamitin na natin tong ating scanner tool. Thank you so much guys and God bless you all. Bye-bye.